Magandang umaga po ulit sa aming mga kapatid at mga baguhang kapatid na patuloy na sumusubaybay. So, kamusta naman mga kapatid, Brother IC and Amen. Sister Presi at Sister Carol? Amen. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Amen. Welcome po ulit tayo sa online shepherding. Amen. Muli tayo ay magtatamasa ng salita ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga nga mga kapatid at mga kaibigan. Muli kami naririto uli para makapag-shepherd, makapag-enjoy tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon, no? Kung idulog kaya natin ito sa bagay ng panalangin bago tayo magsimula. Amen. Amen. O Panginoong Hesus. Amen. O Panginoong Hesus. Amen. Panginoong Hesus. Sa araw na ito, pinukuha ka namin. Amen. O bilang aming sentro. Amen. Sa pagpupulong na ito. Amen. Ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin. Amen. O pinubuksan namin ang aming mga sarili sa iyo. Amen. Patuloy kang gumawa at kumilos. Amen. O sa bawat isa sa amin. Amen. Naalala din namin, Panginoon. Amen. Ang mga Amen. Kapatid na nakikinig. Amen. Sila ay mag-ensayo ng kanilang espiritu. Amen. Sila ay maging kaisa sa espiritu mo. Amen. Amen. Sila ay magbigay ng buhay. Amen. O tungo sa loob nila. Amen. O Panginoong Jesus, pinupuri at pinapasalamatan ka namin ngayong araw na ito. Amen. 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 Yes, Amen. Salamat na ikaw ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Amen. O Panginoon, ngayong gabi, ngayong umaga, sa pangangalaga. Amen. Amen. Panginoon, ikaw mismo ang nangangalaga sa bawat isa sa amin. Amen. O Panginoon, mahal ka namin, Lord Jesus. Amen. 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 Yes, Lord, kami lumalapit muli sa iyo. Amen. Amen. Ikaw lamang ay ang may salita ng buhay. Amen. Amen. Napapakinggan namin ang iyong salita. Amen. Amen. Nakakatamo ng panustos ng buhay. Amen. Ay makakalakad ayon sa bagong buhay na ito, Panginoon. Amen. Amen. Makalakad din kami ayon sa Espiritu. Amen. 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 Salamat nga, Panginoon. Amen. Ngayong umaga, buksan mo kami. Amen. Magpalangin na ikaw nga ang tunay na buhay na nasa loob namin. Amen. Ang mga espiritong nagbibigay buhay na nasa aming espiritu na. Amen. Amin kung paano lumakad sa ayon sa espiritu. Amen. O Panginoong Hesus. Amen. So mga kapatid, mga kaibigan, bago tayo dumako sa ating online shepherding topic ngayon na lumalakad ayon sa espiritu, atin munang awitin ang himno 593. Amen. Amen. Yes. In the spirit I
the Spirit is God's saving way. Binding just the Spirit, Christ we will display. Binding just the Spirit, we can overcome. Binding just the Spirit, we the race may run. Binding just the Spirit, we the cross will know, and His resurrection power through us will flow. Binding just the Spirit, Christ will live through me, and His life within will reach maturity. In the Spirit, Christ is life and all to me, strengthening and blessing all inclusively. Living in the Spirit, holiness I prove, and the triune God within my heart doth move. Amen. Bagay na bagay nga mga kapatid yung ating inawit na himno sa ating tatalakayin ngayon. Pinakikita dito na nung tayo ay nakay Adam pa, ang ating minamana ay kasalanan at kamatayan. Nung tayo naman ay nalipat na kay Kristo, ang minamana natin ay buhay at katwiran. Ngunit dahil tayo pa rin ay tao na merong laman, posible pa rin sa atin kahit tayo mananampalataya na maipamuhay ang buhay na Adam na ito. Kaya hinihikayat tayo ng mensahe na ito ngayon na magsilakad tayo ayon sa Espiritu. Upang sa paglakad na ito, yung Kristo na natanggap natin bilang ating buhay ay siya na nating maipamumuhay ngayon. Amen. Salamat nga sa Panginoon. Sa him nga, makikita natin na dapat ituon daw natin ang ating mga sarili sa Espiritu. Kasi yun yung ninanais ang Diyos. Dahil tayo ay naging race tayo ni Adam, nag-fall ang tao, kasalanan at kamatayan ang nararanasan natin. Pero nung tinanggap na natin ang Panginoon sa ating Espiritu at na ang Espiritu ng Diyos ay nasa loob na natin, dapat ituon dapat natin lagi ang ating buong pagkatao sa Espiritu para makalakad tayo sa kabaguhan ng buhay. At makita natin na dapat ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang maihahayag sa atin. Amen. Amen. Tama, no? Kaya nakakahipong talaga ang himno na ito, mga kapatid. Kahit ako, no? Tunay nga na kinakailangan na natin ilagak ang ating kaisipan sa Espiritu upang tayo din naman ay makalakad sa kabaguhan ng buhay. Kaya salamat sa Panginoon sa napakagandang himno na ito, mga kapatid. Amen. Yes, tunay nga napakaganda ng himno na ating kinanta. O kung nais natin maging kaisa ng Panginoon, tayo ay bumaling sa ating pinagalong Espiritu. Amen. Sa pamamagitan nito, no? Tayo ay nagiging, ang Panginoon ay pumapasok sa ating Espiritu. Kaya mga kapatid, hindi hadlang yung ginagawa natin na tayo ay nasa online. O maging tayo ay nakikinig sa ating bahay, tayo ay bumaling sa ating pinag-along Espiritu. Amen. And habang kayo ay nakikinig sa amin, kayo ay bumaling sa pinag-along Espiritong ito. Amen. 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 Tama kapatid. So inaanyayahan namin kayo na sabayan nyo kami sa pagbasa sa mensahe ngayong araw upang higit pa nating makita kung paano tayo lumakad bilang mga Kristiyano. So ipaplasa skin, pakisabayan nyo kami sa pagbasa. Amen. 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 Lesson 34. Walking according to Spirit. Amen. Amen. Obeying the teaching of the anointing in the previous lesson,
and obeying the sense of life in lesson 32 are closely related. Likewise, the subject of this lesson, walking according to spirit and obeying the teaching of the anointing in the previous lesson, are just one. Hence, these three, obeying the sense of life, obeying the teaching of the anointing, and walking according to spirit, are but three aspects of one thing. Obedience to the sense of life is related to Christ as life and is a matter of life. Obedience to the teaching of the anointing is related to the Holy Spirit's anointing or moving as the ointment and is a matter of the spirit of life. Walking according to spirit concerns our walk according to the mingled spirit, and it's not a matter of the spirit of life, but also of our regenerated spirit. These three join together Christ, who is life, the spirit of life, and our regenerated spirit. Amen. Amen. Christ's life causes us to have the sense of life. The anointing and the moving of the Holy Spirit causes us to be taught by the Spirit, and our being mingled with the Spirit of the Lord's life into one Spirit causes us to walk in our Spirit according to the sense of the Lord's life, which comes from the moving of the Spirit of life. This is the process wherein God mingled himself with us as one. This mingling is in Christ, who became the life-giving Spirit through the spirit of life as his ultimate expression and in our regenerated spirit. As a result, the triune God accomplishes his New Testament economy that is his eternal economy. Amen. And the spirit which is the mingling of two spirits into one. First Corinthians chapter 6 verse 17. He who is joined to the Lord is one spirit. Amen. The New Testament clearly and emphatically reveals to us that we who are regenerated by the Holy Spirit to have God's spirit of life indwelling our regenerated spirit are one spirit with the Lord. This means that our regenerated spirit and the spirit of life who regenerated us are mingled as one spirit. In such New Testament verses as Romans 8:4 and also verses 5 and 6, as well as Galatians 5:16 and 25, the word spirit refers to the mingled spirit, which is the spirit of God and also is our spirit. On the one hand, it is our spirit. On the other hand, it is the spirit of God. The Apostle Paul was full of the experiences of this mingled spirit. Thus, he told us to walk according to the mingled spirit. This is not merely to walk according to the spirit of God, but to walk by following our regenerated spirit, which is indwelled by the spirit of God's life. Amen. Amen. The living and walk which the believers have. In Romans 8:4, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk, live and walk according to flesh, but according to spirit. Amen. According to the desire of the triune God, who mingled himself with us, our living as believers is not only a living that is scriptural, nor merely a living that is sanctified and victorious, but a living that is walk according to the spirit in us, which spirit is the mingling of two spirits as one. Such a living causes our flesh, our self, our soul, and our natural life to lose their position and function, and allows the process triune God, the Father, the Son, and the Spirit to gain the full ground in us in order that he may reach the goal of mingling himself with our tripartite being.
the spirit, the soul, and the body, that we may be fully occupied by Him and filled and sanctified, amen, with Him, amen, by taking Him as our life, amen. Amen. Di makita eh. As our life. Amen. Our person, amen, and our everything. That, yes, we may be completely one with Him to be His full expression. Amen. Amen. This experience far surpasses that which is expressed by such spiritual terms as obeying God, being sanctified unto God, abiding in the Lord, and fellowshipping with the Lord. This living not only satisfies the righteous requirement of God's law, so that with respect to His righteousness, He is no longer hindered. It also fulfills the purpose of God's economy, so that He is fully satisfied with respect to His holiness and has absolutely no shortage with respect to His glory. Amen. 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 Two kinds of walk. Amen. Galatians 5:16, walk by the Spirit and you shall by no means fulfill the lust of the flesh. Amen. Walk in this verse is the same word as in Romans 8:4. It refers to the general walk in our living and is different from the walk in Galatians 5:25, which is according to a rule. Amen. And Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us also walk according to a rule, by the Spirit. Walking orderly refers to walking in a definite line, by a definite rule. Although this too is a walk by the Spirit in our living, it is not general, but specific and according to a definite rule. In Galatians 6:15 and 16, Paul, the author of the book, advises us that we must walk according to this rule. The rule that circumcision is nothing, and the crucial thing is to be a new creation. Amen. Two kinds of walk in our living as believers, whether the general walk or the specific walk that is according to a definite rule, must be according to the Spirit in us. Amen. Which is the mingling of the two spirit into one. Amen. And yes. Living and walking only according to Spirit. Amen. Romans 8:4, do not walk, live, and walk according to flesh, but according to Spirit. Amen. Amen. Since, as indicated previously, living and walking according to Spirit is so crucial, we must not live and walk according to flesh, but according to Spirit. Man, actually, any living and walking that is according to things other than the Spirit is a living and walking according to flesh. Yeah. If we do not walk according to Spirit, but endeavor to walk according to the Bible, we are actually, if not apparently, walking according to flesh. This is because we are keeping the words of the Bible with our own strength, just as the Israelites kept the law with their own power. Man, one who walks according to the Spirit does everything by the Spirit and not by his own strength. Man, in this way, our walk is not merely to do what pleases God according to his will, but to carry out what God wants us to do by God himself, who is the Holy Spirit mingled with our spirit. Amen. 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 So, amen. Say amen, amen, brother. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tunay nga, napaka patamatamasa at yaman ng Panginoon sa ating binasa sa araw na ito. Tayo ay nasa aralin 34 na, no? Amen. Mensahe natin ay lumakad ayon sa Espiritu.
And ano ba yung lumakad ayon sa Espiritu? Ito pala yung pagbaling natin sa pinaghalong Espiritu. Amen. Sa Roman numeral number 1, na-enjoy ko o natamasa ko, binanggit yung dalawang Espiritu. Yes. Yung dalawang Espiritu na ito, ito ay naging isa. Ito ay tumutukoy din sa ating pinaghalong Espiritu. Amen. Pag sinabi natin pinaghalong Espiritu, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ito tumutukoy lamang sa Espiritu ng Diyos. Bagkus ito ay tumutukoy rin sa pantaong Espiritu o yung naisilang na muling Espiritu. Amen. Yung Espiritu ng Diyos ay pumasok tungo sa loob ng pantaong Espiritu natin. Amen. Ito po ay nangyari nung tayo ay nanampalataya, no? Tinanggap natin yung Panginoong Jesus. Tayo ay nabautismohan. Yung Espiritu ng Diyos ay pumasok tungo sa ating pantaong Espiritu. Amen. Para lubos natin maunawaan kung ano yung paghahalo na ito. Siguro mga kapatid, mga kaibigan, mahalin tulad ko to sa 3-in-1 na kape. Amen. Sa umaga, masarap magkape mga kapatid, mga kaibigan. Pagbibili tayo ng kape sa tindahan, hindi na tayo kailangan bumili ng separate na kape, gatas, at asukal. Lalo na sa panahon na to, hindi siya practical. Nagtataasan na po yung mga bilihin. Pero pag yung 3-in-1, mga kapatid, meron ka ng gatas, kape, at asukal. Sila ay naihalo na sa isa't isa. Sila ay nakalakip na sa isang sachet, no? Tama ba, mga kapatid? Sila ay nasa sachet na naihalo na sila sa isa't isa. So ganito rin yung ito ay isang mabilis at practical na paraan para makapagtamasa tayo ng pagkakape, no? So ganito rin yung bagay ng paghahalo ng Espiritu, mga kapatid, mga kaibigan. Amen. Na yung Panginoon ay naging available at practical sa bawat isa sa atin upang tanggapin siya. At kailanman, hindi na siya lalayo, no, sa bawat isa sa atin. O, ano man yung ginagawa natin mga kapatid, saan man tayo magpunta, kasakasama natin yung pinaghalong Espiritu na ito tungo sa loob ng ating Espiritu. Amen. Kaya nga mga kapatid, sabi ng kapatid, no, yung buhay natin bilang Kristiyano, hindi na tayo yung nag-iisang buhay o parang nabubuhay sa ating mga sarili lamang. Meron tayong kasama o nasa loob natin na nabubuhay din tungo sa loob ng ating Espiritu. Sabi niya pa doon sa Bible, 'di ba? Sabi nga yung God natin is Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? He is God with us. Siya ay nasa loob na natin. Hindi na siya nasa labas, kundi siya ay nasa loob na natin. So mahalaga mga kapatid, no, na tayo ay nagsisitanggap sa Panginoong Jesus. Ito yung unang kaligtasan, no, na tanggapin natin ang Panginoong Jesus. Amen. Sa ating Espiritu. At siya ay papasok tungo sa ating Espiritu. Amen. So, di lang nakatanggap naman ng buhay ng Panginoong Jesus. Alam natin na meron na tayong pinaghalong Espiritu na ito tungo sa loob ng ating Espiritu. Sa Roman numeral number 2 naman, mga kapatid, binanggit, no, o ano yung dapat nating taglayin, o ano yung ating pamumuhay, o yung ating paglakad. Kaya nga si ang Panginoon, no, hinihikayat tayo at ni Apostol Pablo na tayo ay lumakad ayon sa pinaghalong Espiritong ito. Bakit, mga kapatid? Dahil meron layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Sa Romans chapter 8 verse 4 na binasa natin, sabi niya doon that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, those who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Sa pamamagitan pala ng paglakad natin sa Espiritu, may sasakuparan natin ang matuwid na kahilingan ng Diyos na hindi tayo magkakasala. At ito rin ay isang malaking kaugnayan din sa ekonomiya ng Diyos. Ang ekonomiya ng Diyos, mga kapatid, ito yung pamamahagi niya tungo sa bawat isa sa atin. Yung buhay niya, mabuo, lumago, at
sa katapusan, tayo yung mga nagsisihayag ng Diyos tungo sa loob natin. Sa darating na kapanahunan, tayo yung magiging bagong Jerusalem o yung mga maraming kasintahan ng Panginoong Jesus o kasintahan ng Panginoong Jesus. So, sa bagay pala ng Espiritu, mga kapatid, ito yung pagsasakupuparan ng kanyang walang hanggang layunin. Kaya nga sa unang part nung binasa natin, mga kapatid, may malaki daw kaugnayan yung nakaraan nating mensahe tungkol sa pagsunod sa pagtuturo ng pagpapahid, ang pagsunod sa buhay, yung pandama ng buhay, at ngayon yung paglakad ng ayon sa pinaghalong Espiritu, para pala ito sa pagsasakupuparan ng walang hanggang layunin ng Diyos bungo sa loob natin. Kaya nga mga kapatid, no, yung na-realize ko o natanto ko na yung Espiritu pala natin, hindi lang siya parang dekorasyon o palamuti. O meron pala itong layunin. Ang layunin na ito na magampanan natin ang kautusan, no, yung katuwiran ng kautusan. At the same time, tayo ay nakakabahagi din sa pagtatayo ng Panginoong Jesus. O hindi tayo nilikha ng Diyos na maging mabuting Kristiyano. Tayo, hindi lang tayo sumusunod sa kautusan ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang salita. O, tayo din ay hinihikayat ng Panginoon na lumakad at mamuhay ayon sa Espiritu. Na-enjoy ko rin dito, mga kapatid, bagaman na meron na tayong buhay ng Panginoong Jesus, meron na tayong pinaghalong Espiritu nasa loob ng ating Espiritu. Still, mga kapatid, madalas tayo ay nagbibigo, no, na hindi natin ito napapamuhay o hindi natin ito napapractice, no, sa ating araw-araw na buhay. Dahil taglay pa rin natin yung pagiging laman. So, ninanais ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, na alis yung pangsyon ng ating mga sarili, no, yung ating laman. At binibigyan natin yung puwang, ang tres-unong Diyos na ito, na pumasok kung sa loob natin at siya ay makagawa sa bawat isa sa atin. Sa ganitong paraan, mga kapatid, naaabot niya yung pinaka-goal niya ng paghahalo sa bawat isa sa atin. Kung paano paraan ba, mga kapatid, na tayo ay makalakad ayon sa Espiritu? Ito, no? Ito siguro, mga kapatid, ay madalas na sinasabi sa atin ng mga kapatid na tayo ay bumaling sa ating pinaghalong Espiritu. Sa pamagitan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ito ay isang nagsisilbi ding panalangin natin, mga kapatid, no? Sa pagtawag sa pangalan ng Panginoong Jesus. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, tayo ay lalakad mula sa ating pinaghalong Espiritu. Amen. No? Kung tayo ay nararamdaman na natin na tayo ay lumalakad sa ating mga laman, bumaling lang tayo, no, sa ating pinaghalong Espiritu na O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, tayo ay nasa Espiritu. Gayon din yung bagay din po ng panalangin, mga kapatid, no. Kapag andyan na yung mga kasalanan, no, kailangan natin bumaling. At kung natetempt tayo magkasala, kailangan pa rin natin manalangin. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan pa ulit-ulit tayo manalangin upang tayo ay makalakad ayon sa Espiritu. So hindi lang isang beses sa isang araw, kundi ito ay palagian, oras-oras, minuto-minuto, no, tayo ay manalangin, dahil panalangin, ito rin nagpapahiwatig na tayo ay lalakad sa pinaghalong Espiritong ito. So mahalaga, mga kapatid, na tayo ay yung mayaong lumalakad ayon sa Espiritu. Amen. Yun po yung aking natamasa sa unang bahagi ng ating binasa. Amen.
Amen. So, salamat, Brother Icy. So, mga kapatid, bakit nga tayo hinihikayat sa pag-aaral na ito na lumakad ayon sa Espiritu? Una, tingnan natin yung word na Espiritu. Sinabi ng Espiritu na to ay hindi lang ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos at ang pantaong Espiritu ay naihalo na bilang isa. Ngunit alam natin na kahit tayo ay mga mananampalataya na, tayo pa rin ay ay merong laman. At sa ating laman, sinabi ni Pablo, ay walang nabubuhay ng mabuti. So meron tayong laman, meron ding tayong spirito. Binanggit sa mensahe na kung hindi tayo lalakad ayon sa spirito, otomatikong tayo ay nasa laman. At ang alam natin, pag nasa laman, ang gagawin nito ay puro pagkakasala. Kaya napakainam ng araling pambuhay na ito na tinuturuan tayo at inuudyukan. Sabi nga ng kapatid na paratiang mag-ensayo ng ating espiritu. Meaning, yung ating pantaong espiritu ay laging naihahalo sa ating Panginoong Espiritu. Sinabi nga, paano nga ba ito? Susundin ba natin ang Biblia? Kung ninanais mong gumawa ng mabuti, ngunit sa iyong laman ay walang nananahang kabutihan. Pag ninais mo ang mabuti, kasamaan ang kanyang nagagawa. Sapagkat ang bagay na ito ay isang law, no? Parang spontaneous law na ginagawa niya kung ano siya. So kung nais natin gumawa ng mabuti at tayo ay nasa ating laman, kasamaan ang lumalabas. Kaya sinabi niya, lumakad tayo ayon sa Espiritu. Pag ang salita ng Diyos ay ating binabasa dalangin, ito ay kinukuha natin paloob sa atin, ito ay nagiging kusang-kusang kautusan ng buhay sa loob natin. At ang salita na ito ay kusang gumagawa sa loob natin upang magsanhi sa atin na lumakad ayon sa pinaghalong Espiritu na ito. Kaya napakahalaga mga kapatid, lalo na sa mga bagong kapatiran, na kuhanin natin ang salita ng Diyos, ibasa dalangin natin ito upang ito ay maging imbak sa ating pagkatao. At pag dumarating ang pagkakataon na ang kasalanan ay gagawa, pag tayo, sabi ng kapatid, ay bumaling sa Espiritu na ito, kusang-kusa ito ay nagiging aktibo sa loob natin. At sa pamamagitan nito, ang ating paglakad ayon sa Espiritu ay hindi na gawa ng ating laman. Na para bang susundin natin kung ano yung sinasabi ng Bible, na alam naman natin na hindi natin kayang gawin. Ngunit pag ang salita ng Biblia, sa isang banda ito ay titik lamang, ngunit pag ito ay hininga natin paloob sa atin sa pamamagitan ng pagbasa dalangin, ito ay nagiging kautusan sa loob natin na sinasabing kautusan ng buhay. Na ito ay may kusang paggawa, no? Upang ang mga Kristiyano ay makalakad sa pinaghalot Espiritu. So muli, sinasabi sa Galatians 5:16 na kung ikaw ay mamumuhay o lalakad ayon sa Espiritu, hinding-hindi mo maisasakatuparan ang pagnanasa ng laman. So yun ang punto mga kapatid. Dahil sa laman ay merong pagnanasa. At ang pagnanasa na ito, alam natin ay ang paggawa ng iba't ibang uri ng kasalanan o pagkakasala. Kaya sinasabi niya, kung ikaw ay lalakad sa Espiritu, hinding-hindi mo maisasakatuparan ang nasa ng mga laman. Kaya mga kapatid, napakaganda ng mensahe nito na inuudyukan tayo na lumakad ayon sa Espiritu. Amen. 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 Salamat nga sa Panginoon. Kaya kailangan natin makita, no, na tayo bilang mga tao, dahil yung Espiritu natin ay naisilang na muli, natanggap na natin ang Espiritong nagbibigay buhay na mismo ang Panginoong Jesus. Dahil natanggap na natin siya, nagkaroon tayo ng kamalayan na ang buhay pala na ito na si Jesus ay ang buhay na dapat na nasa loob natin. Tapos, kailangan maranasan natin yung pagtuturo ng pagpapahid.
Kasi 'di ba, innate sa tao na kahit gusto nating gumawa ng tama, magkakagawa nga tayo ng mali. Kahit gusto nating i-fulfill yung Ten Commandments, hindi rin natin masasakatupad. Hindi natin matutupad 'yun kasi hindi naman 'yun binigay para ito, para sundin natin eh. Binigay 'yun, 'di ba? Dahil para makita natin na hindi natin kaya tuparin 'yun. Pero ang Panginoong Jesus, dahil dumaan siya sa maraming proseso, naging tao siya, siya lang ang nakatupad ng mga kautusan na iyon. Dahil nga ang Panginoon na Espiritong nagbibigay buhay na nasa loob na natin, nagkaroon tayo ng, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kasi yung mismong Panginoong Jesus, bilang Espiritong nagbibigay buhay, ay nasa loob na natin. Dahil yung Panginoon nga ay nasa loob na natin, kailangan daw, inaatasan niya tayo na dapat tayo ay lumakad ayon sa Espiritu. Kasi kapag tayo daw ay lumalakad sa Espiritu, tayo raw ay nakaugpong sa Kanya. Tayo ay nasa pinaghalong Espiritu. Kaya, di ba sa atin, pag halimbawa, example, may itatapon ka, hindi sa tamang lugar, kahit naman may nakalagay na do not litter here, huwag ka magkalat dito, bakit yung tao nagtatapon pa rin? It's because talagang yung law ay hindi may itutuwid ang tao. Pero ang Panginoong Jesus bilang buhay na nasa loob na natin, kahit wala na tayong makitang rule, utos, na huwag ka magtapon sa lugar na to, huwag ka magkalat, huwag ka magingay, may sense of life tayo kasi yung Panginoong Jesus bilang buhay ay nagpapahid sa atin, nagtuturo sa atin na ay hindi tama na yan ay gawin mo. Kaya yun yung ipinapakita sa atin ng lesson na ito na kung hindi tayo lalakad sa Espiritu, na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa loob na natin, definitely, hindi tayo magiging righteous sa harapan ng Panginoon. Definitely, gagawa lang tayo ng mga mali. Kaya nawa, patuloy natin makita na tayo ay dapat nasa mingled spirit natin, nasa pinaghalong Espiritu kasama ang Panginoon, para tayo ay maging mga mananampalataya na nanaayon sa Panginoon at naihahayag natin ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord, no, na talagang ang isang Kristiyano, no, ay kagaya talaga ng isang napaka-normal na pagkilos na namumuhay, no, at gumagawi sa loob ng pinaghalong Espiritu. Yung nagustuhan ko dito, mga kapatid, yung Roman numeral 3, no, yung dalawang uri ng paglakad. No, makikita natin sa Galatian, sa Galatia, binanggit nga sa 5:16 na lumakad tayo at sa Espiritu, no, at hindi natin magagawa ang mga gawa ng laman, no. Kaya talagang itong dalawang uri ng paglakad ay isang paglakad ng isang general, no, general walk, no, sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero yung sa Galatians 5:25 binanggit na it is different from the walk now in Galatians which is according to rule. No, kaya yung ating paglakad sa Espiritu ay according to rule, no. Hindi siya isang ordinaryong paglakad na kagaya ng kunyari naglalakad tayo, no. Pupunta tayo sa tindahan, di ba? Simple lang yung lakad natin. Hindi tayo nagmamadali, hindi rin tayo mabagal. Pero makikita natin, no, na yung paglakad ayon sa Espiritu, no, ay mayroon tayong rule, mayroon tayong sinusundan na linya, no, kagaya ng line ng mga army, 'di ba, na mayroon silang sinusundan na command, 'di ba? May command. Amen. Kung ano yung command, yun yung susundin ng mga army. Kaya itong paglakad na ito ayon sa Espiritu, no, ay hindi siya paglakad ng ayon sa kautusan sa panlabas. Kung hindi, ito ay sabi niya dito, yung paglakad na ito ay ayon sa pinaghalong Espiritu, no. Salamat sa Panginoon na talagang mayroon na tayo lahat ng mga mananampalataya, no, lahat ng bagong mananampalataya, mga dating mga matagal nang mananampalataya, no, mayroon tayo nitong kautusan ng Espiritu ng buhay, no. Yung Espiritu na ito ay
lumalakad tayo sa pamamagitan ng pinaghalong espiritu na ito. Kaya automatically nga sabi ng kapatid kanina na nasi-sense natin agad kung ayos ba yung ginawa natin o hindi, no? Tama ba na suwayin ang kautusan o hindi? Pero hindi 'yon ayon sa kautusan sa panlabas. Kung hindi, 'yon ay ayon sa kautusan ng buhay na nasa loob na natin. No, kaya salamat sa Panginoon, no, na napakahalaga yung pang-araw-araw nating buhay na yung pamumuhay at paglakad ayon sa pinaghalong espiritu. Ito ay napakahalagang malaman natin na malaman natin mga kapatid, dahil isa itong katotohanan talaga na mayroon tayong espiritu sa loob natin na nahaluan ng espiritu ng Diyos. No, kaya yung binanggit kanina, no, he who is joined to the Lord, yung 1 Corinthians 6:17. He who is joined to the Lord is one spirit. Kaya yung paglakad natin ay mayroon tayong kaisang paglakad kasama ng Panginoon. Kaya napakaganda na malaman natin ito, mga kapatid. Amen. So dagdagan ko rin sinabi ni Sister Presi. Nababasa na natin to before yung he who is joined to the Lord. Sinabi natin na ang Espiritu ng Diyos ay nasa loob na natin, pero meron siyang katanungan dito eh. Ngayon, sino lang yung he who is joined to the Lord is one spirit. So posible pa rin sa atin bilang mananampalataya na maging hiwalay sa Panginoon. Ano yung actual na or ano yung basihan natin na tayo nagiging hiwalay sa Panginoon? Pag gumagawa na tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Sa pag gumagawa tayo noon, ibig sabihin tayo ay nasa laman. Kaya sinabi niya lang na isang katanungan or parang pagsasalita na he who is joined to the Lord. Ang pagiging he who is joined to the Lord ay katumbas din ng lumakad tayo ayon sa Espiritu. So mga kapatid, na ang lumalakad sa Espiritu ay siyang nakaugpong sa Panginoon, ay nagiging kaisang Espiritu ng Panginoon. At alam naman natin na ang Panginoon sa Kanya ay walang kasalanan. Ni hindi niya nalalaman o nakikilala ang kasalanan. Kaya kung tayo ay nakaugpong sa Panginoon, lumalakad ayon sa Espiritu, hindi natin maisasagawa, sabi ko kanina, yung mga nasa o mga pagkakasala ng ating laman. Kung di, sabi niya, ang matuwid ng kahilingan ng kautusan ay maisa sa katuparan sa atin. Yaon sa mga lumalakad ayon sa Espiritu. Amen. Amen. So, may mga idadagdag pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Salamat po sa Panginoon na konti lang po dadagdag ko. Patuloy lang tayong lumakad ayon sa Espiritu. Kasi kung tayo ay hindi lalakad, walang realidad ang pagsasakotuparan niya. Katulad din to yung bagay ng paghinga. Kailangan araw-araw tayong humihinga. Gayon din yung araw-araw din tayong lumalakad para sa layunin ng Diyos. Amen. Sa mga hindi pa nakatanggap ng buhay ng Panginoong Jesus, ito na yung dapat tamang panahon, no, na tanggapin natin siya. Kasi di natin to mararanasan, mga kapatid, kung hindi natin to natatanggap pa, no. Ito yung pagkakataon ng bawat isa na maranasan natin sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. Dagdag ko rin po yung nagustuhan ko rin po yung two kinds of walk, yung dalawang uri ng paglakad. Yung sa Galatians 5:16, yung general walk, at saka po yung sa 25, yung restricted walk. Sa buhay natin, mga kapatid, no, sa Galatians chapter 16, ito yung pang-araw-araw nating buhay. Ito ay isang pagpapaalala na hindi tayo magkasala sa pamamagitan ng Espiritu. Pero sa verse 25, mas malalim pa doon yung salitang paglakad, no. Tayo ay nare-restriktuhan
ng espiritong ito. Yung laman, mga kapatid, ninanais niya na maging malaya. Oh, tayo ay maging malaya. Sundin yung ating mga sarili. Pero yung bagay ng espiritu, ito yung nagre-restrict sa atin na yung buhay na ito na hindi natin maipaliwanag, yung na umiiral o nabubuhay sa bawat isa sa atin. Amen. So, salamat sa Panginoon na sa ganitong uri ng paglakad ay sa ganitong uri ng paglakad na nakakamit natin yung kautusan ng Panginoong Jesus. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon ay pinakita sa atin, no, na kung tayo ay patuloy lalakad na naaayon sa Espiritu, yung laman, yung flesh ay walang puwang na kumilos sa loob natin. Kaya nawa, patuloy lamang tayong bumaling sa ating pinaghalong Espiritu. Kasi kapag bumabaling pala tayo sa pinaghalong Espiritu, yung Panginoon mismo ang kikilo sa atin. Kasi bagamat malakas, bagamat may karunungan tayo, malakas tayo, flesh pa rin yun, laman pa rin yun, sarili pa rin natin yun, natural pa rin natin yun. Pero ang ninanais pala ng Diyos, siya yung kikilo sa loob natin. Kaya kahit anumang outward law, hindi natin magagawa kung sarili lamang natin. Pero pag tayo raw ay bumabaling sa ating espiritu, pinagalong espiritu, yung Panginoon mismo na buhay na nasa loob natin ay siyang kikilos para siya ang kung ano yung naisin ng Diyos na maikilos natin, siya yung kikilos para sa atin, hindi tayo. Kundi yung Panginoon mismo na buhay na natanggap natin. Kaya nawa mga kapatid, mga kaibigan, no, patuloy natin makita na anumang outward law o outward kautusan na naisin nating sundin, hindi natin talaga siya masusunod. Pero ang Panginoon na buhay na nasa loob natin, na espiritu na nasa espiritu natin, pag tayo ay lumalakad lagi sa pinaghalong espiritu, ang Panginoon na mismong buhay na nasa loob natin ang magsusunod para sa atin. Amen. 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 Yes. Kaya napakahalaga talaga mga kapatid doon na malaman natin ito dahil lahat tayo, no, yung lahat tayo na nakatanggap na ng buhay ng Panginoon, ang kasunod ng pagtanggap talaga ay yung paglakad na. Kasi yung paglakad natin ay isang pagpapatuloy, no, ng pamumuhay sa loob ng Panginoon na tinanggap natin. No, kaya talagang itong espiritu, napakahalaga nito, no? Ang paglakad natin sa espiritu, yung pinaghalong espiritu na ito ay kailangan talaga natin itong mainsayo araw-araw. No, dahil ang pag-iinsayo nito ay isang pagsasakatuparan ng matuwid na kahilingan ng Diyos. No, dahil nga sabi ng mga kapatid, sa atin hindi natin ito kaya. No, wala tayong kakayahan, pero talaga umihit ang Panginoon dahil naihalo na siya sa loob ng ating espiritu. No? Ang isa ay naging, ang dalawang espiritu ay naging isa, no, na kung saan kaya na nating maipamuhay ang paglakad at ang pamumuhay sa loob ng espiritu kaisa ng Panginoon. Nang sa ganon, ito yung magsasanhi sa atin na dumago tayo sa buhay, no? Magsasanhi ito na matupad natin ang naisin ng puso ng Diyos. Kaya kung hiwalay sa espiritu o lumakad tayo sa laman, no? Ito ay mauuwi lang talaga sa kasalanan at hahantong sa kamatayan. Pero dahil meron tayong espiritu, kaya meron na tayong buhay at kapayapaan na magsasanhi naman din na tayo ay lumago sa loob ni Kristo. No, kaya salamat sa Panginoon, magpatuloy lang tayo mga kapatid. Bumalik sa Espiritu sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon, ng palagi ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Yun daw yung pinakamaikling panalangin, pero isang napakabisang panalangin ng pagbalik sa Espiritu. No, kaya hallelujah, salamat sa Panginoon na ngayong umaga, no, tinuruan tayo ng mga paraan ng ayon sa buhay, no, hindi paraan na sa panlabas na paraan na susundin ang kasulatan, maging gustong maging matagumpay, gustong maging banal,
na labas sa Espiritu, kailanman ay walang pagsasakaduparan ito. Ngunit, purihin ang Panginoon dahil tayo ay mayroong Espiritu na naihalo sa ating Espiritu. No? Matuto tayong lumakad at mamuhay dito at tayo din ay lalago sa buhay. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. So, nawa sa ating mga kapatid o bagong kapatid na nakikinig ay meron kayong natutunan sa mensahe na ito at nawa ay natulungan namin kayo sa inyong spiritual na paghahabol sa bilang sa ating buhay Kristiyano. Kung meron din kayong mga katanungan gaya sa pag-ebanghelyo ay maaari nyo pa rin kaming kaugnayin or maaari ring personal. At uli, iniimbitahan namin kayo sa susunod na sa Sabado. Ito naman ay panglingguhang pag-ebanghelyo. Uli, salamat po sa inyong lahat. Amen. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi nga sa Biblia, not by might nor by power, but by the Spirit. Amen. Sa pamagitan lang ng Espiritu natin, makakatamo tayo ng buhay at kapayapaan. Muli, hanggang dito na lang po. Muli, sa susunod na talakayin ulit, tayo ay magkita-kita. Sa pagtatapos, tayo ay umawit uli ng Himno 593. Amen. 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 I have lived when in Christ I need not righteously to act. I'm already righteous, justified in fact. In the flesh I need no effort to express marks of Adam's nature and its sinfulness. In the Spirit, I need not to strive or strain. I can live as He is and in Spirit reign. Through my death with Christ, from Adam I am free. Through my life with Christ, new life is given me. Saving way, binding just the Spirit, Christ we will display. Binding just the Spirit, we can overcome.